humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na ito pa niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, diba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pili ang ating programa kasi, no? Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Puyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw kasama ko po ang ating magandang veterinarya, si Doktora Corazon Occidental. Hi, Doc! Hello, Amy. Agree ako sa sinabi mo. Pero dapat mag-agree ka din sa akin na ikaw ay equally beautiful lady. Ani. Executive procedure. Ating executive producer. Yes. Ano, kumusta? Okay naman, Doc. Ngayon ay summer na po. Ah. Ramdam na natin ang init. Correct. At saka, masaya ako kasi mga tumataas ang rating natin, Amy. Dumadami ating viewers. So far, ano ba yung paborito mo sa mga episodes natin? Doc, ako ito eh. Ano naman, personal favorite ko, kamote. Hoy, actually gusto ko din yon. Ang ganda rin ng pagka-interview natin kay Erwin Magpantay. At saka ako, itong sumunod sa akin, ito namang si yung ating Pakwan episode at saka kalabasa. Opo. Nako, ay yun kasi, Dok, grabe naman po ang effort ng ating mga guests na to. Alam niyo po, si Sir Erwin, dumayo pa ng kapitbahay para sa signal. At ganun din po, si... Ay, sarap. Sa computation ko. Ano ka talaga, Amy, talagang kailangan ma-campaign natin itong programa na ito. Sa computation ko, hindi naglalayo. For example, may naging guest tayo na farmer ng luya, farmer ng kamote, farmer ng kalabasa. Kino-compute ko sa base sa ating mga conversation sa kanila, hindi bumababa sa 100,000 ang income ng bawat isa na yan, na mga simpleng magsasaka. 100,000, di ba? Nandun lang sila sa probinsya. At kung tutuusin, yung pagbebenta nila, yung marketing nila, alam mo, half the price. Kung, for example, ang pakwan. Can you imagine isang 3 kilong pakwan, ibinenta lang nila ng 100 pesos. Pagdating sa natin, nasa 400. Diba? Opo. Kaya nga, Doc, itong magandang eye-opener itong ating show. Kasi, ang nakikita lang kasi talaga, alam niyo naman, media, kung sino na yun na dun sa market. Pero nadi-disregard kasi kung sino yung nagtatrabaho dun sa bukid. Kaya nga, we have our pure intention at heart. Opo, kaya ito, eye-opener, magkano ba talaga yung presyo ng mga magsasaka? Diba? Kaya nga, na-inspire ako sa mga guests natin sa Bohol. E, balita ko ngayon, meron tayo na namang bagong guest na manggagaling naman sa Leyte. Another farmer na galing sa Visayas. Opo. Kaya, alam mo, Doc, natutuwa din ako kahit pa paano na hindi tayo location na nakabir pa tayo ngayon. Pero, Amy, na-ambition ko din namang mapuntahan sila. Maglo-location tayo, oras na malift na yung mga quarantine gusto na yan. Gusto ko yun, Doc, pero di ba, somehow, parang maganda dito kasi marami tayong nare-reach kahit na nandito na tayo. Exactly, oo. Nandito lang tayo, pero nagkakayong ating advocacy sa agriculture ay naikakampaign natin. Yes. At malalayong lugar pa. Kaya na, congratulations sa inyo sa Manila Times. Eh, hari na huwag lumawig pa ang ating palatuntunan. Yes po. Congrats po sa atin, Doktora. Dahil maganda daw, based dun sa aking IT, no, maganda ang feedback ng ating mga show share, mga episodes. Kaya natutuwa din po ako. Eh, sa ating, ito pala, Dok, para po sa mga gusto na ma-feature po sa aming show, gusto nyo mag-share ng kaalaman tungkol po sa mga bagay-bagay sa agrikultura, pwede nyo po kaming i-message para po makontak kami at natignan po natin kung swak na swak ang inyong storya sa aming show. Ayan. Dok, mamaya pag-uusapan natin ulit. Ito, continuation po ito. Rabbit ulit. Kasi nga, rabbit ngayon ay sabi nila ay alternative source of protein at ngayon medyo may problema tayo sa baboy. Eh baka yung iba natatakot, baka wala na kaming makain. Hindi po. Marami tayong pagkain, marami tayong alternative source at yun nga ang dahilan kaya nandito ang ating programa, Doktora. Excited na naman ako, Amy. Ayan, abangan niyo yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.
Ayun nga, Doc, papakilala ko sa iyo. Meron tayong muling makakasama. Sila po ay mag-asawa. Yan, couple po ang ating bisita ngayong araw. Sila po ay si Mr. Envis Resula, Mr. Glenn and Rhea Resula. Sila po ay may-ari po ng Glenn Rabbit Tree. At nakatira po sila sa Indang, Leyte. 2018 po sila nagsimula. Hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang business. Noong nakaraan po, nakasama po namin kayo, Ma'am Glenn, Sir Glenn and Miss Rhea. So, pag-usapan natin yung rabbit racing. Ngayon naman, pag-usapan natin itong lutuan na ha. Itong mga lechon, barbecue, at saka adobo. Ayan, hello, hello po! Hello! Hello, Glenn! Hello, Rhea! Magandang araw! Hi po, Dok! Gusto ulit namin magpasalamat ni Amy sa pagpapaunlak ninyo na magbalik programa dito sa Agree ako diyan. So, yes. So ang topic natin nung nakaraan ay ang rabbit raising magmula sa pagbe-breed, sa pag-aalaga, pagpaparami at hanggang sa marketing. Pero naging napaka-interesting na topic ang isang marketing segment ninyo na yun ay ang pagluluto at pagbebenta ng lechon ng rabbit. Yan ay napakaganda at saka interesting na topic, especially nowadays na naghahanap nga tayo ng maraming alternate source ng protein. Amy? Opo, Doktora, nakita ko po sila sa news. Kasi sila'y parang sabi na ito magandang alternate ano na kayo, habang wala ang baboy. Newsmaker pala ngayon ang rabbit racing at saka ang mga putahe ng rabbit, ha? Opo. Nakita ko din sila sa Facebook eh. So talagang nakaka-encourage sa ating mga kababayan. Magiging magandang inspiration sila, hindi ba? Na katulad noon, napagkwentuhan natin na hindi naman kailangan ang malaking puhunan sa rabbit raising and much more so dito sa marketing. So yun, marami tayong itatanong mamaya kay Rhea at saka kay Glenn. Opo. Dok, tuloy-tuloy na natin ang tanungan. Okay. Okay. Sige. Ang tanong po kasi dito sa atin, di ba, Dok, sa Luzon, medyo hindi pa kilala or hindi ka pa katanggap-tanggap ang pagkain ng rabbit. So, paano po nadyaan sa Leyte? Eh, ganyan kalaki ang market. Paano? Bakit? Paano natuto? Yes. Paano natuto? Yes. Siguro masarap magluto ito sa asawang yes. to. Siguro isa sa pinakamalaking factor, ma'am, na parang nakilala yung rabbit meat dito ay through social media. Kasi yung mga bumibili po sa amin, ma'am, yung mga feedbacks nila, pinopost po namin sa Facebook. Feedbacks ng mga customers namin. Mga comments, Yes, ma'am. Umpisa curious lang. Oh, yes po, ma'am. So mas malaking tulong po talaga yung social media sa marketing namin. Eh ma'am, paano naman kayo natutong magluto ng rabbit? Kung paano yung ang proseso kasi ng pagluluto ng rabbit, ma'am, kung ano yung process ng pagluluto natin ng karneng baboy at manok, yun lang din po ang sa rabbit. Mm-hmm. So since kayo rin ang nag-alaga ng mga rabbit na ito, pwede ba akong magtanong kung paano naman sila din i-dress? Yung inawakan po namin yung dalawang paa niya at yung ulo niya sinasabit po sa isang bakal na mapasok yung ulo. Tapos inihila yung dalawang paa niya para ma-disconnect yung leeg bago siya gigilitan para makapag-drain yung dugo. Kasi parang pinakatay, yung rabbit naman po ay parang baboy din. Yung parang sumisigaw, ma'am. So, kaya ang ginagawa, ang dapat na proseso, yun talaga. Yung disconnect. Madali lang po yung process, ma'am. Hindi po kagaya ng baboy na kailangan pa ng maraming tao para katayin siya. Yung and kurang, parang hindi siya masyadong mag-suffer. Talagang i-bidget. Yes, mabibisan. Pagtanggal naman po sa balahibo po, katulad din ng baboy, ginagamitan namin ang mahinit na tubig. Opo. Paglitson po, ma'am. Paglitson po. Pero iba naman po yung process ng pagtanggal ng balahibo, pag adobo, pag barbecue, pag banikyo. Binabalatan na ninyo.
Thank you. Binabalat, tanggal buo. Oo. Yes po, ma'am. Parang gaganunin mo lang, ma'am. Matatanggal na yung ano niya. Yung balat. Tanggal siya agad. Oh, yes po, ma'am. Actually, yung iba mga rabbit breeder, ma'am, ginagawa po nilang ano yun, keychain. Kung ano ng rabbit. Yung balat. Yung buntot. Oh, yung buntot. Yung buntot. Ginagawa pati yung mga paa. Itadry nila. Itadry nila. Oo. Opo. Eh, sir, ano naman po reaction nung mga nakakain na ng lechon? Mostly, ma'am, sabi nila, masarap daw po. Parang manok lang, ma'am. Parang manok. Tapos, kayo, yung ano niya. Anong masasabi niyo mismo sa inyo? Inuulam niyo ba talaga? Hindi pa ba kayo nagsasawa? Yes, ma'am. Inuulam po namin. Kami po lahat ng kumakain po. Talaga ang tingin ninyo kasing lasa ng chicken. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Kasi ano siya, ma'am, white meat siya, na maputi yung ano niya. Actually po, ma'am, yung si Glenn po, last year, and noong 2018 po, mataas po kasi yung ano niya, cholesterol. Mm-hmm. Tapos, pinagbawalan kami ng kumain ng karne, like karne ng baboy, kasi mataas yung cholesterol. That is, isa po yan din sa reason, ma'am, na yun na pong rabbit yung ano namin. Naging alternate. Oo, at yes, least meron pa rin source of protein. Tapos, last po talaga, ang cholesterol compared sa manok at baboy. Yes. Ma'am, dun siya sabi nyo kanina, dinatanggal natin yung balat ng ano, no, rabbit direct na, as in, hindi siya nasisira. Ito ba, nabebenta ba natin to? Tapos, pwede ba yung going wallet? Sa ibang lugar po, ma'am, ginagawa po itong bag, wallet. Pero dito naman sa probinsya, sa Leyte, hindi pa namin nasubukan. So, bago pa kayo, ginagawa nito sa ano, mga balat na to, tinatapon na lang, di-dispose na lang natin. Oo, opo, ma'am. Bago ba kayo pumasok sa pag-aalaga ng rabbit at saka eventually sa pagluluto ng lechong rabbit, eh, meron ba sa lugar ninyo na nauna sa inyo? O kayo talaga ang nagpauso? Pioneer. Meron po, ma'am. Sa, pero medyo malayo pa talaga dito sa amin, ma'am. Doon po sa city. Kasi narinig ko din sa isang kwento yata ninyo eh, sa Europe nyo pa na narinig, na kinakain at masarap na source of protein ng rabbit. Mm-mm. Pero meron na po dito, ma'am, pero medyo malayo pa sa amin, ma'am, na kagita na kami ng mga posts na ganon. Sino pala sa inyong dalawa ang nagluluto? Nakita ko may adobo, may barbecue. Ako po, ma'am, ang nagluluto sa ano, sa lechon. Oo. Tapos pag adobo naman, ako po, ma'am. Hindi talaga sila teamwork talaga 'to, ma'am. Ano ang pinaka-sangkap? Anong pinaka-sangkap ninyo? Ano yung marami ninyong sangkap? Kasi sometimes dapat maraming luya, maraming bawang, sibuyas. Pag sa lechon naman po, ma'am, mayroon siyang tanglad, sibuyas naon. Yes. Tapos yung mga paminta. Kung ano naman yung mga ingredients sa lechon baboy, ganun din sa lechon, lechon rabbit po. Same lang. So, ang lechon baboy sa Visa Cebu, walang sauce eh. Sa inyo ba sa Leyte, ang lechon ba may sauce? Yung iba, mayroong sauce. Ang iba naman, How about dito sa ating lechon rabbit? Meron ba kayong pasunod na sauce for every lechon na binibenta? Meron po, ma'am. Po, so hindi po. Hindi yung Mang Tomas lechon, ha? Sariling luto din, ha? Opo. Saan po galing yung sauce na yun, sir? Kasi di ba sa baboy, sa atay ng baboy yun, eh. Oh, yun. Good question. Sa ano po, ma'am? Nag-search lang po kami sa YouTube. Parang dati lang po namin yung ketchup. Then, yung may tanghalina, cornstarch, cornstarch. At nagustuhan naman ng mga suki ninyo. Opo, ma'am. At nilagyan po namin ng kamote. Oo, may mga add-ons din kami, ma'am. Minsan. Fried sweet potato, ganon. Meron siyang sidings.
Cucumber. Then, minsan po, nakatry po kami ng, nilagyan namin yung chan ng shrimp. Yan ang tinatawag, Amy, na food styling. Gift, alam mo, Amy, gift yung pagluluto at saka more so yung pag-food styling eh, di ba? Sige nga, kwentuhan nyo nga kami, Ria. Oh, parang yung ano yung sinabi niyo po nga ma'am nga food styling, parang isa yun, isa din yun sa naging factor na parang yung mga tao na ingat niyo din na bumili. Natuwa. Plus so, may sidings na instead na potatoes. Po. Yes. Mm. Kasi di ba, Doc, pagka naman social media, picture talaga yung makikita mo eh. So kung eye candy na siya, parang sinasabi na ng utak mo, gutom ka, gusto mo yan. Bali po, ma'am, yun po yung kaibahan ng aming lechon dito sa ibang naglilechon. Kasi yung kanila, yung ano lang talaga, yung lechon rabbit alone lang talaga. Tapos sa amin, mayroong mga kamote, cucumber, may sauce, may siding. So, yan yung ano, isa rin magandang marketing approach siya, Amy, di ba? Opo. Pero, curious po ako, paano po tayo pumipili ng mga lechon na iluluto? Sabi, meron bang standard na size ang rabbit? Halimbawa, itong size na to, 2 kilo, ito na yung pang lechon ko. O kung ano lang yung mapili ng customer? Kung ano po yung available na rabbit namin, ma'am, basta tumitimbang na siya ng 2 kilo po. 2. Yun ang standard niyo po. Yes. Tumitibang ng 2 kilo and then parang 40 to 60% ang matitira ano after na at naibebenta nila ng 600. So di hamak na talagang ano siya, delicacy. Kasi kumparahin mo sa manok, ang manok 300 ba ngayon na isa. Nagmahal na rin sila, di ba? Oo. Kaya itong rabbit po kasi talaga out of curiosity sa mga iba, gusto nilang matikman. Pero once na matikman mo nga po, hindi mo na daw titigilan. Pero ma'am, ito kasi nagpandemya, mabenta pa rin ba ang lechon kahit na ganito nagpandemya po? Opo ma'am. Mas tumaas ba o medyo bumaba yung ating ano? Sa ngayon po ma'am, medyo tumaas po ma'am kasi yung customers parang after nang nabalita na parang nagkakaroon na sila ng awareness, ma'am, despite sa pandemya. So parang tumataas na po sa ngayon. Sana patuloy at patuloy pang lumago ang inyong rabbit raising at patuloy-patuloy pang lumakas ang benta ninyo ng lechon. Parang excited na nga ako matikman yan eh, Amy. Ako din. Pero ito daw na napaisip ako kasi yung rabbit chon talaga yung pinaka best seller sa kanila. Meron pa po ba kayong ibang mga putahe na sineserve natin with ano rabbit? Gamit po ang rabbit. Sa ngayon po ma'am, yun muna yung best seller namin ma'am, yung lechon rabbit. At saka yung adobo naman po, madalas yun ang hinahain namin ma'am. At saka yung barbecue. Pero ang barbecue. Best seller po na mo, ang bestseller po, yung ano po, yung lechon rabbit. Kilala ang tauhan ninyo dyan sa inyong rabbit chon pala tawag dyan? Yung tauhan namin na meron kaming isa na nasa bahay palagi. Tapos pag kinukulang yung tao namin, meron kaming on-call din. Nanonood sa farm? Nasa farm. Oo. So may tauhan din sa farm, nag-aalaga ng rabbit, nagbabantay, at may tauhan din sa kanilang lutuan. Opo. Dokola, nakita mo yung lutuan nila? Hindi ko alam kung na-send ko po sa nakita, inyo. Nakita ko sa chat natin. Improvised ata. Oo, improvised na. Sila nag-design. Sinong, ikaw, invento mo ba yun, Glenn? Opo, Dok. Ako po ang gumawa nun. Dahil dito po, meron kaming source sa tubig. Na libre lang po, na Doc. Libre lang po. Ah, libre yung tubig. Yung tubig po namin dito, Doc, wala pong bayad. Mayaman po yung lugar namin sa tubig. Deep tubig well, dito. Deep well, sunod ang lakas, ganon. Malapit pa kayo sa dagat? Ay, hindi naman ganong kalapit, ma'am. Mga 2 kilometers po. Sa malaking factor ang tubig sa pagpapaganda ng lasa ng inyong mga lutuin ng tubig ng sa Indang Leyte.
Eh, Dokora, di ba, sabi nila na nag-uusap tayo, yung ating mga alagang rabbit, eh sila mismo yung nag-aalaga. Kaya alam na nila, pagka niluto nila, yung mga malaman, saka yung magandang klase. Advantage po ba yun na kayo po yung nag-aalaga, kayo din po yung nagluluto? Opo, yes, advantage po yun, ma'am. Dahil alam namin yung edad ng rabbit, kung ilang buwan na siya. Kasi pag yung iba, pag hindi mo malaman yung kung gaano siya katanda, o 2 years na ba, o 3 years na ba, mas maganda talaga na sariling rabbit po natin. Mm-hmm. Dahil alam natin na bata pa yung rabbit. Bata pa. Madali pa. Nakakasigurado din po, ma'am, sa mga pinapakain ng rabbit. Pag kami mismo. Siguro, Doc, di ba kung ikaw yung bibili, sa tayo yung o-order sa kanila, kukonsider ko yun na sila yung may-ari ng farm. Kasi alam nila, so malaking factor yun. Madidi. Na natutunan nila, yes, natutunan nila, hindi lang yung marketing para pet, and also itong, ano naman ang mas malaking pagkakitaan, yung bang barbecue at saka adobo o sa lechon? Sa lechon. Sa lechon. Eh, total, doon nagin kayo nakilala eh, ano? Yung lechon. Kasabay ba yan, ma'am? Kasi sabi mo sa akin, 2018 kayo nagsimula ng rabbit. Kasabay na ba yan yung pag-lechon nyo? O na, hindi pa huli pa? Nahuli so, ilang years lechon, na po tayo nag Mga 2019 po, ma'am? Year after. Unang lechon po noon, ma'am, nung ako po ay nag-birthday. Hmm. Saka yun ang unang rabbit na nilitso namin. Kami po ang unang tubigim. Mm-hmm. So siguro, bago niya pa pinasok yung pagluluto, mga special na putahin ng rabbit, eh talagang marunong kayong magluto. Talagang may talent kayo sa pagluluto. Kaya ano, sila magluto, Dokora. Imagine ah, hindi naman kilalang kainin ng rabbit, pero napasarap niya lang. Hmm. Opo. Eh, napaisip po ako, ito pang pagka nililitsyon natin, pinapakuluan muna bago ilitsyon o direkta na po sa apo? Paano ba proseso nun? Direkta na po, ma'am. Direkta na po. Dahil ang isang rabbit po, hanggang sa isang oras po yung pagluluto niya. Yun, 1 hour, tapos bago lumambot. Pati sa paglilitsyon, ilang oras? Oo. Yun na po, ma'am. Yun na po, ma'am. Diretso na po siya. Bali, hindi na po siya papakuluan ng food. Papakuluan na po siya, ma'am, pag tinatanggal yung balahibo. Ah, paano naman yung pagmamarinate? Ilang oras yung siyang iminamarinate? Direct na po, ma'am. Dahil yung ingredients po, pinapasok namin lahat ng ingredients sa loob ng rabbit. Pinapasok namin lahat ng tanglad, sibuyas. And then, yun, malasa na siya. Same lang po talaga sa proseso ng lechon baboy. So talagang fresh na fresh, sariwang-sariwa. Oh, diba? Sariwang-sariwa po. At kakainin. Hmm. Kaya din healthy. Ano ba ang mga balita ninyong health benefit ng pagkain ng karne ng rabbit? Bukod sa bababa ang cholesterol. Marketing din yun po, eh. Ang rabbit meat po, ma'am, ay mayaman po sa protein. Then, mababa po yung, ano niya, yung calories. Mababa yung cholesterol. Kaya, in short, healthy kainin ang healthy rabbit talaga. Meat. Mm-hmm. Ma'am, dun sa, ano, sa rabbit natin, ano yung pinakamasarap na part? Sa manok kasi yung hita. Masarap naman ano lahat. Ano yung favorite part nyo? Ano yung una nyong kakainin? Oo. Oh, sa ano po, ma'am? Sa chan po, ma'am. Sa chan. Kasi, ma'am, ito po yung pinakamalasa. So, hindi siya mataba? Oo. Puro siya po, laman po. Puro laman. Eh, ang balat ba niya nagiging malutong din? Yes, ma'am. Ayun, tama yun to. Yun ang masarap, ma'am. Napakasarap yung bala. Crunchy. Okay. Parang din sa baboy. Mm-hmm. Oh. Magugustuhan din ng mga bata. Magugustuhan ng mga bata pag ganon. Dokola, napaisip ako. Kasi di ba yung sa balahibo ng manok, meron siyang ano, yung parang tuldok-tuldok. Oo. Pag binalatan mo. Ay, pag binalibuhan mo.
yung rabbit, makinis ba yun? Makinis, yes, makinis, oo, makinis po talaga. Mm-hmm. Mukhang makinis, parang, eh, parang baboy. Oh, parang baboy. Makinis na. Naku, sige, hari na bang lumago pa ang inyong pag-rabbit at na lumakas pa. And makarating dito sa Luzon na masarap yung rabbit. Alam mo, marami na rin nag-rabbit dito sa Luzon eh. Mm-hmm. Yung mga malalaking nag-aalaga ng baboy, nag-ship muna silang pansamantala sa pag-aalaga ng rabbit. Habang inaayos pa itong, meron din yung pandemya sa baboy na tinatawag yung ASF. Kaya maganda yung panimula ninyo para matutunan ng mga Pilipino na healthy ang meat ng rabbit at alternative source of protein. Opo. Ay, Sir Glenn and Miss Rhea, bago po kayo nag-alaga ng rabbit, napasok din po ba kayo sa ibang livestock? Opo, ma'am. Mayroon na po kami ditong, dati pa po, ma'am, nag-aalaga na po ako ng mga manok, pabo, at bibi. Ay, ngayon? So, hanggang ngayon po, ma'am, mayroon po. Oh, very good. Uh-oh. Ayun. Uh-oh. Pero, hindi kayo naglilitsyon. Naglilitsyon lang din, ma'am, ng mga, depende po, ma'am, sa gusto ng customer. Pero yung ano talaga, focus talaga namin, doon talaga sa rabbit. Oo. Saka mayroon din kami ano dito, ma'am, yung kasi masagana kami sa tubig. Mm-hmm. May fish pond po din kami. May fish pond din. So nag-aalaga din kayo ng isda. Yes po, ma'am. Nagbebenta din po kami, ma'am, tilapia. Ano? Tilapia. Wow, ang tilapia po namin, ma'am, 120 lang po ang kilo dito. Mm-hmm. Oh. So all together pala, hindi lang pala rabbit raising, meron din silang livestock. May mga manok din po kami, ma'am, bibi. Ano yung manok ninyo? Broiler o layer? Yung ano po, ma'am, yung tinatawag na po na Rhode Island. Mm-hmm. Yung brown egg po. So nagpo-produce din, nagbebenta rin kayo ng mga itlog? O panggamit lang? Ang gamit lang po, ma'am. Mm-hmm. Adok. Daily consumption lang po namin. Nevertheless, di ba? Amy, napakagandang role model ng mag-asawang Glenn at Rhea sa ating programa. Di ba? Agree na tayo. Agree sila sa manok, sa baboy, meron pa daw silang pabo. Lahat! Hawak na nila! Congratulations! Couple na ito ay parang best example na kung gusto mo maging matagumpay sa iyong negosyo, kailangan model couple. In harmony ka dun sa partner mo, di ba? Model transparency couple. Nga sabi mo. Model couple sa agriculture. Yes! Kaya ang galing. Dapat makuha silang model ng Department of Agriculture eh. Kasi malita ko, nagtatanim din sila. Amy, nagtatanim din sila kasi 80% nga ng pampakain sa rabbit nila dapat organic o mga plant source. Mm-hmm. So, nagtatanim din sila ng pangkain ng rabbit. So, all around talaga. Ang isang araw po, kinukulang ko talaga. Sa lahat ng mga gawain sa namin. Sa lahat ng mga gawain. Gahol na gahol sila. Oo. Ilan ba ang anak nyo? Wala pa po, ma'am. Mga ngayon, anak nila, yung mga napakadami nilang alaga ngayon eh. Doon ang ganda nga nakita ko sa picture yung sa Facebook page nila eh. Napaka-ideal nung kanilang surroundings. Opo. Eh ma'am, ang inyong location, kayo ay pinupuntahan, dinideliver. Paano po ba ang bentahan nitong mga litsyon nyo? Mostly po ma'am, kami po yung pinupuntahan dito ma'am. Pinipick up nila, ma'am. Yung iba naman, gusto nila pumunta dito para naman maturuan ko sila. Mm-hmm. Kasi yun ang gusto nila din na pumupunta dito para makapagkwentuhan. Yes. Magkaroon ng kaalaman. Para makita nila yung mga cage, kung anong dapat, yung sizes sa cage. Mm-hmm. So, not only that they want to taste your delicious rabbit chon, pero nagpapa-seminar din pala sila sa inyo. At saka pagkatapos nun, pag nasa kanila na sila, yung rabbit nila, mini-message din namin, kinukumusta namin kung ano na nangyari sa rabbit nila. Ayun, tinatawag na after sales service. That's why yung service. Commitment sa isa't isa, ganyan. Yes, ma'am. Pabalik lang po ako dun sa lechon. Ma'am, di ba sabi niyo sa akin, after a year,
Opo, after a year pa lang kayo, saka kayo nagpunta sa lechunan. Bakit ko po naisip na magkaroon ng lechunan? Nakapanood kami sa YouTube, ma'am, na pwede pa lang talaga kainin yung rabbit. Parang normal lang talaga yung pagkain ng rabbit. Then, sabi niya na itry natin yung rabbit sa birthday ko. Tapos, yung family namin, tumikim. Then, doon namin na, ay, masarap pala yung rabbit. Para din palang manok. Mm-hmm. Then, trinay namin, ma'am, na mag-post ito sa Facebook. Then, nag-search din kami ng mga health benefits. Doon na po, ma'am, nag-start. No, na may mga nag-order na po. So, parang tinutuloy-tuloy na lang po namin nun. Mm-hmm. Ang bilis! Ang bilis yun, to! Parang ang alamat ng lechong rabbit sa indang. ganun lang, Amy, di ba? Mm-hmm. And maganda kasi, minomodel nila talaga. Pati sa pagluluto. So, ma'am, meron kayo mga promotion maliban dito sa pagpo-post nyo sa FB. Meron pa bang ibang promotion para ma-market itong ating produkto? Through social media lang talaga, ma'am, yung ano namin. Way of marketing. Ah, siguro, referral, Amy, kapag ka merong nakatikim, gusto nyo kinuha to. Word of mouth na lang. Yes, hanggang sa dumami na yung kanilang customers. Doc, na-curious lang ako. Ilan ang customer natin na talagang bumabalik-balik sa'yo? Marami na po, ma'am. Marami na po ang customers na bumabalik dahil nalaman nila na masarap talaga ang rabbit. Lalo na yung mga may birthdayhan o may mga celebration. Hindi na mawawala yung rabbit. So hindi lang sila ideal na maging model ng Department of Agriculture. Baka maging referral din sila ng mga lumalaking at dumadaming mga mag-aalaga ng rabbit dito sa Luzon. Kasi madaling magparami eh, di ba? Pero pag dumami madali naman, talaga magparami. Ang problema marketing eh. Opo, yun nga eh. Pero parang sa kanila to, hindi naman naging problema yung marketing. Kasi ipinost lang nila, tapos tuloy-tuloy na. Dito sa atin, sa Luzon, syempre, commercial lang approach dito sa atin eh, hindi backyard eh. So, mabilis dumami. Kaya kailangan na yun magkaroon din ng model na kung paano ipromote na masarap ang rabbit meat. Opo, kasi yun na talaga problema dito sa atin, Doktora. Sa mga nakausap natin, di ba? Mm-hmm. Hindi pa nila ibebenta. Pero yun nga din, ang ginagamit ng iba, social media, marketplace ng Facebook, doon marami. Alam mo, doon ko lang, makwento ko lang, no? Ma-share ko lang po. Dito, meron ako minsan, napadaan lang ako, tapos may humintong sasakyan. Parang van yata yung isa, tapos yung sa tricycle. Tapos tignan ko ano yung binababa, mga rabbit, nagpapalitan sila. Ganun pala ang bentahan dito. So, nag-uumpisa na rin dito, dyan sa inyo, sa may lugar nyo. Opo, so, meet up lang. And hindi naman masyadong problema ba sa environment ang amoy ng pag-aalaga ng rabbit? Hindi naman po, ma'am. Hindi po siya kagaya ng baboy na mabaho talaga, ma'am. Mm-hmm. Sa amin po, yung ano niya, dumi niya, hindi po siya mabaho. Dahil lang dumi ng rabbit po ay tuyo. Mm-hmm. Oh, hindi siya gaya ng manok na basa yung dumi niya. Kaya hindi talaga hindi maamoy. Hindi maamoy at hindi problema ang pag-dispose. Oo. Oh. Mm-hmm. At saka yung magandang fertilizer yan, di ba, sir? Yung dumi, yes, ginagawa namin fertilizer din sa mga halaman. Yes. Yung dumi ng rabbit, ma'am, nabebenta din po yun, ma'am. 100 po kada sako. At nabenta din kayo, ma'am? Fertilizer. Sa ngayon, hindi pa kami nagbibinta dahil ginagamit namin. Pero sa ibang lugar, binibinta na po yan, ma'am. Mm-hmm. Lalo na sa mga city area. Opo. Ayun ang maganda sa rabbit, Doktora. Wala kang tapon. Pwede mo kainin yung meat. Tapos even yung mga ano niya, napapakinabangan, di ba? Tapos yun, kailangan na-open natin yung pwedeng gawing wallet po yung mga skin ng rabbit. Basta kasi alam ko yun ang ginagawa nila. Pero sir, maganda itong business nyo, lalo na po na nagkakaroon tayo ng kakulangan sa baboy, no? Ito yung magandang alternative po talaga na source of protein. At may encourage po natin lahat kung ano, na subukan natin kumain ng rabbit. Di ba, Doc?
Based nga po dun maghahanap, sa research. Maghahanap na nga ako mamaya eh. Magsa-social media na rin ako. Usang pinakamalapit na makaka-order na rabbit. Kaya lang, curious ako sa lasa ng rabbit na manggagaling sa Leyte eh. Kailangan mapuntahan natin yan, Amy. Kasi ngayon, ang dami na nagre-reklamo. Wala silang makain. Pero ito nga, itong ating show, kung tutuusin, di ba, Amy, Ria, hindi naman dapat magutom ang mga Pilipino. Madaling magtanim ng halaman, madaling mabubuhay, lahat ng klase ng crops. Ipag-atyaga lang po. Sa kaunting space, pwede ka nang mag-alaga ng rabbit. Di ba? Hindi naman kailangan ng malaking lugar yan eh, na pagpaparami. So, sana nga sa pamamagitan ng programa natin at sa pamamagitan ng mga guests na masisipag at inspirational na kagaya ni Ria at saka ni Glenn, di ba, no, Amy? No? Yes. Dumami at lumawig ang pagpapaunlad ng agriculture. Yes. Ayan, bago po tayo magtapos, Ma'am Rhea and Sir Glenn, para sa mga gusto magsimula nitong business naman sa paglilityon ng rabbit, ano po yung maipapayo natin sa kanila? Sa mga gustong magsimula, so napakagandang business po ito, lalo na sa panahon ng pandemya. Subukan po nila, Ma'am, wag po silang ma-discourage agad. Ng loob, yes. Oo, masisiraan loob. Kasi marami kasing mga nagsasabi na ayokong kumain ng rabbit, ganun. Parang i-open nila yung mind nila, Ma'am, na pwede talaga yung kainin yung rabbit, no? So, yun po, hindi po kailangan ng malaking kuhunan. So, huwag silang matakot na subukan ang pagra-rabbit. At huwag umatras kahit na ano pa mga challenges, yes, ma'am, na makaharap nila. O, ganyan talaga kasi ang buhay, Amy. O, ganyan po talaga sa pagne-negosyo. Kahit ano namang negosyo, ma'am, mayroon naman talagang challenges na ma-encounter. So, yun talaga dapat committed ka at dedicated. Yes, diba? Yes, ma'am. Kaya with that talagang all the best sa inyong mag-asawa. Mabuhay kayo, more power. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po, Sir Glenn and Miss Rhea. Sana matikman namin ang lechon. Sana nagaling kayo. Makapunta kayo dito sa Leyte. Opo. Sana matapos itong COVID at makapasyal kami dyan. Ayan, Doktora. Isasama namin ang Leyte sa calendar namin ni Amy once na maging normal na ang mga flights dito. Looking forward, Ma'am. Yes, look forward to meet you. Yes po. Thank you po. God bless po and more power po sa inyong mag-asawa. Ako na, inspire ako sa inyong dalawa. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ah. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree kami dyan.